Dahil magpapaninis tayo, papashampoo natin yan, tsaka disinfect, at tsaka itong sofa. Sige, dali. Lakad ng maganda. Yeah. O, sige. Pakulay ka hair. Ito, oh. Ipakalbo na lang natin, ma. Para walang problema. Ito po, anak nyo. Ilan po ang anak niya? Anim. Anim? May pakindat-kindat. 40 ka, 45 siya. O, tama lang. Mami, may kamukha ka. May kamukha ka. Very well fair. Well, good morning, mother. Bilang ka na naman. Dami mong pera. Dami mong pera. Dami pera. Good morning. Nandiyan na sila. Wow. Andiyan na sila, kuya, guys. And you know who it is. Clean Project. Morning, kuya. Ang ganda pala ng sasakyan nila, guys. Oh, ayan. Kita yung mga services na ino-offer nila. So, ito yung papagawa natin. Magpapa-upholstery cleaning. Tapos, disinfect tayo. Oh, naggagawa din sila car detailing, guys. Ayan. Kontakin nyo na lang. Clean Project Manila. Ito din yung number. You may call them. Good morning and welcome back to my vlog. Ayan, maaga silang dumating. And maaga tayo ngayon dahil magpapaninis tayo ng bahay with the Clean Project. Ayan, tagal nila bago nakabalik dito sa amin. Sige, kuya, kahit na kayo. Good morning po. Ipapalinis sa atin, guys, kasi yung mattress namin naiihian ni Cloud. Pinapractice ko na kasi siya hindi mag-diaper, kaya lang. Minsan naiihi pa din siya. So, yan. Papashampoo natin yan, tsaka disinfect. At tsaka itong sofa. Ang dumi na kasi, oh. Meron ng mapa-mapa. Tapos, yung isa pong mattress nasa basement. Mamaya na lang siguro. Magpapa UV din tayo para sa pagdi-disinfect. Tapos meron din silang disinfect mist. Yan, so labas na tayo, bawal. Silipin na natin. Just then. Salamat, nakapagpalinis din. Grabe. Ang tagal ko hindi nakapagpalinis sa kanila. Ano? Sa taas? Oo, medyo mausok pa. Pero okay lang naman yan, guys. Hindi naman siya harmful. Kasi nagsasubside na siya. Ayun, okay lang din siya sa pets yung pausok nila. Kasi hindi siya harmful. So, ayan, si Claudia nasa taas. Nagagawa pala si kuya dito kasi yung pintuan namin kahapon na lock. Hindi makita yung susi kaya pinasira ko na lang. Papalitan siya ng doorknob. Kuya Bonjo! Si kuya ang gagawa. Ayan! Wow! Naikabit na pala eh. Wow, ganda. Ang ganda? Wow, ayos ah. Magkano to, kuya? $450. Maganda ang klase naman, ano? Palitan mo na din kaya tong isa, kuya. yung ganyan, $300 lang yan. Eh. Ito, kuya, papalitan na din. Wala na yung susi, di na makita. Bili na lang tayo isa pa. Ah, sige. Yung isa sa banyo. Para bago na lahat ng ano dito. Lock. Ito yung isa, sira na kasi talaga siya.
Kasi tanda yata na ito yung bahay. Unang-una pa tong doorknob, kuya, kasi tanda nung bahay. Kaya palyado na. Wow! Oh, may hammer ka? Ang cutie. Ayan guys, ano na lang to, papatuyuin. Medyo lang naman, hindi naman siya basang-basa kasi binacuum nila to. Malamig lang siya. So, ayan, pati yung mattress. Tapatan natin yung electric pan para matuyo na agad. Ay, salamat. Nakapagpa-disinfect na ako. Hindi nakapagpalinis pa lang. Ngayon ko lang na-realize. Parang last, ano pa, halos isang taon na. Oh, no. Usually kasi, ginagawa ko, ano, twice a year ako nagpapalinis. So, last year pala, isang beses lang ako nakapagpalinis. Kasi, napansin ko yung huling contact ko sa kanila, parang April pa, or May, parang ganun. So, ang tagal na. Anyway, ayan, matagal na akong nagpapaklean project, guys. Simula 2019. Noong unang beses ko masubukan yung service nila, hindi na ako lumipat sa iba. Hindi na ako naghanap. Kasi satisfied na ako dun sa performance nila. Usually, ang mga ibang naglilinis, mga girls, I don't have anything against girls. Pero pagdating sa mga upholstery, kaya nilang balik-balik ta rin yan. Yung mga mattress nyo, yung mga sofa nyo. Kaya mas preferred ko yung lalaki. Tapos mabilis silang pumilos. Dumating sila dito mga 7:45. Tapos nakagad sila ng 10 o'clock. Halos 2 hours lang or more than 2 hours. Ang bilis nila, dalawang mattress yung pina-shampoo ko. Pina-steam, pina-vacuum at pina-disinfect. Isang sofa, isang malaking carpet doon sa loob ng kwarto. Tapos nag-steam clean sa mga rooms sa baba. At saka nag-disinfect sa mga kwarto at saka sa baba. So, diba, yung service nila na yun, talagang mabilisan lang at pulido, yun yung gusto ko kasi kahit na magbayad kayo ng mahal, basta alam nyo na effective at pulido yung gawa nila, hindi kayo manghihinayang, diba? Kumbaga parang investment yan sa health kasi kung madumi, diba? Pwedeng magkasakit, lalo na yung mga bata, allergy sa bed bugs, saka sa mga dust mites. Kaya importante, nagpapashampoo kayo, nagpapasteam clean kayo ng mga upholstery. So yun guys, kontakin nyo na lang sila. Teka lang baby. Ah, padulas ka. Oh, sige, sige. Oh my God. So, ayun guys, kontakin nyo na lang Clean Project Manila sa Instagram. And yung number na binigay ko sa inyo kanina, yung pinakita ko yun. Tawagan nyo na lang sila at mag-inquire kayo. Ask for the price range ng mga furnitures na ipapalinis nyo. And ayos na. Wow. Ang galing ni Kuya. Si Kuya Bonjo, kahit ano, gagawin. Parang ano, parang nagawa ng, ano yun, Kuya? Tubero ba tawag doon? Plumbing. Plumbing. Carpentry. Electric. Hoyan, guys. Wow. Ire-recommend ko si Kuya Bonjo. Pwede, nagsaservice ka, Kuya? Oo, yun pala eh. Ano number, Kuya? Saan kanila kontakin? 0920-690-1622. Okay. O, yan. O, tawagan niya si Kuya Bonjo, ipa-repair nyo na yung mga kailangan nyo ipa-repair dyan. mga problema sa loob ng bahay na... Oo, nga. Ito, Kuya. Yung sakit, lumubog. Okay, lagyan lang ng ano yan eh. Utility box. Yan. Tapos yan, papalitan na din. Back to you guys. Vlog na ulit tayo. Wow. Nakaligo na ako. Ayan si Kuya, naayos niya na din yung socket. Nung ano, pinalagyan na lang namin ng back. Kasi, para gusto ko kasi dagdagan yung saksakan at saka ayusin. Ano, anak? Hoy! Ayan, gusto ko kasi maayos yung saksakan. Luma na kasi yan, Kuya. Pero, yung mga ganyan po ba, katulad yan, yan pa rin yun simula nung ginawa yung bahay eh. Oh, ay, actually part pala si Kuya Bojo nung nagawa dito. Ilang taon na po ba talaga itong bahay? Parang mga 20, ganon? Ano? Oh, 2000? More than 20. So, mga ganyang edad, palitin na talaga ba, Kuya? O depende rin sa gawa? Depende sa gawa, yung quality nung nilagay nilang... Nung una? Oo. Kasi may ginagamit sila. Kasi dati, ano na to eh, yun ang uso dati ng mga outlet. Ay, ngayon may mga bago ng mga magandang klase, universal. Ah, oo, kasi tama. Universal eh. Oo nga po. Kasi nung panahon, wala pa atang
Gensa. Katulad nun, yung ibang saksakan ngayon, mga bilog, ay yung ibang power supply bilog. Kaya nagpapalit tayo ng ganun. Wow, ang ganda ng damit ah. Donyan, donya. Donya, donya. Bukas na lang. Kinakapil na nga. Isang tonya. Recharge mo kasi. Sige po, lakad. Saan ka pupunta, Donya? Kala ko, kukunan mo. Oh, sige, mag-model ka, kukunan kita. Sige, dali. Lakad ng maganda. Yeah. Oh, sige. Sige, gandahan mo. Ano pong gusto niyong gawin? Upo agad. Pag nasa bahay, gusto umalis. Ngayon umalis, gusto umupo. Ayan kita hair, ha? Pakulay ka hair. Anong kulay? Ito, oh. Anong gusto mo? Bloom blue. Ayan. Ay, hello, nanonood. Ah, si Mama Lisa. Oo nga po. Hello, ate. Ito naman, bloom blue. Anong gusto mo? Orange. Ate, anong kulay ba yung... Ayan pala, yung mga red. Eh, parang ganyan din eh. Ito maganda, oh. Oo, oh. Ito ma maganda. O kaya ito. Parang matakpan yung white hair mo, mami. Parang burgundy. Ano bang kulay yung burgundy, ate? Parang ganito ba yun? Yan, yung parang may mga tones ng red, tama? May pagka-violet. Parang mga ganit ng burgundy. Oh, yan, mga ganda, oh. Oh, sige, ito. Ano sa tingin mo, ate? Ah, mahogany pala. Ah, ito pala yung mahogany. Kasi covering white po kasi ito. Mm-mm. Magka-translucent po kasi pagka ganyan ko yung pinili. Bali, yung white niya po, hindi po siya magpo-cover. Magmumukha lang po siyang... Ah, hindi siya kakapit sa white. Yes, ma'am. So, ano dapat? Dapat at least mga nalito lang. Mga brown. Ah, mga brown. Ito, mga pwede. Parang pambagets naman to, eh, no? Yung isa dito bumanda niya. Pag red po kasi masyado, tapos may white hair po. Oh, ito daw, kaya? That's the mission. O kaya, ito. Sige po. Sa tingin mo, te. Natin sa stylist. Oh, yan, sige. Kasi yung puti mo daw, hindi, baka hindi kapitan ng pula. Ipakalbo na lang natin, ma. Para walang problema. color hair cut, tapos manicure, pedicure, stomach cure, lahat na ng cure. Gusto mo maging kaganda? Ganyang kaganda? Tinan mo siya. Oo. Magkano? Sana pera na lang daw. Sana pinera na lang. Libre dito. Programa nila yun sa mga senior citizen. Okay? Meanwhile. Ito kayo ng 70s, kay City Light na po ay pumunta sa City Light, Greenfields, tsaka SM San Lasa. Pero meron po tayo sa kabilang side, City Light. Pero collection po nyo. Bumili kami ng phone, guys. Yan, para kay Mama Lisa. Ang cute ng kulay. Hindi po repair na lang siya, sir. Sa hindi po natin, any physical damage, pwede mo bumili. Tsaka bumili din kami nung HEPA filter para doon sa air purifier. Natignan na natin si Donya kung ano nangyari. Wow! Ba? Aba? Ganda. Wow! Wow! Pati pa Dagan ay. Ano daw gupit mo? Semi-kalbo o kalbo? Barbers? Ano? Barbers? Bala ka na daw, kuya. I-barbers mo na yan. Manicure, pedicure ka? Magkano manicure, pedicure? Magkano ba? Hindi pa ako nagbabay. Semi-kalbo daw, kuya. Kakalbuhin na para wala nang problema. Kalbuhin ako. Next client ka. Nagtatanong lang naman. Nagtatanong pa lang naman. Bang, ang buhok mo nun palaging maikli? So, diyan na natin talaga sa... Oh my God. Ha?
Ilan taon ka na daw? Ilan taon ka na, ma'am? 40. Please, 40. Mas matanda pa siya sa iyo, ma. Mm-mm. Siya, sa tingin mo, ilan taon na siya? Sino? Siya. Ilan taon ka na? 45 po. Kuya, tawag mo sa kanya. Oh, kaya, kuya, tawag niya sa akin. Pag hindi po kayo tumawag ng kuya ngayon, magdidimahan na talaga. Wow, batang-bata ka na. Maitim na buhok eh. Maitim na buhok ah. Magde-date ka na niyan. Makipag-date ako. Makipag-date po kayo? Ha? Sa anak ko. Oh, sino po anak nyo? Marami yung anak ko. Ilan po ang anak nyo? Anim. Anim? May pakindat-kindat. Wala. Sino sa anak niyo po yung gusto niyo ka-date po ka? Wala. Oh, wala. Oo, oh, wala na. Edi kayo na lang ni Kuya mag-date. Oo nga. Si Kuya na lang i-date mo. Kayo na lang. Kayo ang magkaedaran eh. 40 ka, 45 siya. Oo, oh, tama lang. Makan tayo, Mandy Manda. Manda na nga. Ay, Manda pa pa. Magkano kayo maglalakad kayo sa ano tabi ng luneta? Habang walang pera. Medyo ano? Gawin mo nga siyang si Belia Flores, kuya. Wala niyo, gusto yung mga blower ng kalabasa, tinatawag. Yung parang kalabasa style, gano'n na po yung gusto niyo yung pagka-blower. Gusto mo yung mga, ano, kalabasa style. Gusto niyo po nalabas silang SM. Sinado niyo yung mayari. Blower, kalabasa pala tawag. Doon yung mga malalaki. Yung malalaki, yung lobo na... Sige nga, gawin mo ganun, kuya. Kaya pa ba? Kaya pa naman po. Oh. Ay, hindi na sa'yo. Kasi yung umihin muna po. Ika muna, ma. Tapos papablower natin maganda. Mga pang, ano, mga pang Belia Flores, ganun. Ayaw mo, di Gloria Romero. Yes. O, oh, yan. Gloria Romero, kuya. Ayaw mo nga, si Gloria makapagalan. Kinikilig ka ha, ikaw ha. Kinikilig ka na kami? Oh, mag-set na kayo ng appointment. May asin pa raw yun. Mag-set na kayo ng appointment, kailang kayo mag-date. Diretso na kayo sa dinner, May, kaya kanya kayo nung kulot eh. Siyempre, eh, sino ba gumagastos pag nagde-date? Lalaki naman, di ba? Oo, lalaki po. Kaso nga lang, kanya-kanya muna tayo. KKB. Kaysa po, nagsasin ko lang may kita rin. Wala eh, makulit tong bago ano na naman eh. Bago sakit na naman yata. Lagi sa lulapit tayo, pati sa mga ganyan. Kaya makipag-date ka na. Oo nga. Kaya ka na, May. Kanya-kanya lang naman tayong ano. Kanya-kanyang bayan. Kanya-kanyang bayan. Kanya-kanyang baril daw. Ayusin pa. Ha? Mapag. Wala kang bayan, makipag-date ka lang daw. Ako na po magbabayad. Oo, di na nakakaya. Yung isang linggong sweldo, okay na po yun. Makipag-date ka lang. Ang mura naman. Lilibre ka na niya, wag ano lang. Makipag-date ka lang. Di na. Pagmamahal lang daw. Kinikilig ka. Tama mo. Bigyan mo siya 200. 200. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay na. Talaga. Alam mo, kinuha niya yung numero mo. Kinalabit ako kanina. Ano bang pangalan niya? Pala. Kuya, ano pangalan? Scamberly, ma'am. Scamberly. Scamberly. Thank you. Dito, ma. Ano ba ito? Ano, the black line labas mo. Ang ganda!
Ganda. Siyempre. Lalagyan ng pamada. Pamada nilagyan na. Tapos na. Pamada. Wala ng pamada ngayon. Dito na po tayo. Wow. Para ka na si Rosa Rosaya. Salamat sa inyo, ate. Thank you. Amin na ikaw mukha ka. Ikaw mukha ka. Mary Walter. Dapat may mga bodyguard to eh. Tabi ho, dadaan ho ang may-ari ng SM. Taray. Ma, ma, isang tingin nga dito. Dito, dito. Guys, ayun, nakauwi na kami sa bahay. Ipapakita ko sa inyo yung nabili namin na filter nitong air purifier. So, pakita ko na din sa inyo. Ito yung aming air purifier. Ayan. Personal lang siya. Pero, it can cover up. Nakalimutan ko kung ilang range yung makakover niya. Pero, ano to? Hanggang sa dining and area. So, ganong coverage. Huwag lang siguro yung bonggang-bonggang dining at saka living area, no? So, ito yung Xiaomi 2C air purifier. So, meron sila ngayon bagong version, which is yung 3 something. Yung merong ano dito, parang merong maliit na screen na bilog. Tapos, digital siya. So, ito kasi manual. Ayan, meron siya mga pindutan sa taas. So, yun. Yung isa kasi, meron siyang screen dito na bilog. Tapos, dun mo siya i-control. Tapos, pwede mo siyang i-control via phone app. Meron silang app, yung Xiaomi. So, kahit wala ka sa loob ng bahay, kung pauwi ka pa lang, gusto mo na siyang buksan. Buksan mo na siya. Pero, since last year pa namin ito nabili, kumbaga ito yung mga unang version. Ayan. Very happy naman ako dun sa performance niya, guys. Kasi makikita mo talaga yung dumi nung filter pag humihigop ng hangin. Tapos ang kinaganda nito, napapalitan yung filter niya. Ito yung lumang filter. Kung makikita nyo malinis to, I don't know what came into my mind nung araw na naglilinis ako. It's supposed to be, idadust ko lang siya para mawala yung mga alikabok. Hindi yung na-filter niya. Ang ginawa ko, hinugasan ko siya. Hindi ko alam, siguro sa pagkalibang ko ba, nalibang ako, hinugasan ko siya kasi I remember that time ako yung naglilinis, ako pa yung nag-aalaga sa mga bata, plus ako pa yung nagtitingin kay mama. So, siguro katoleruhan ko, binasa ko siya, ay ganun pag binabasa, nawawala siya ng effect. Parang hindi na siya effective pag binasa mo kasi yung mga filters, hindi mo siya pwedeng basain dahil that's the way it's supposed to be. Hindi mo siya pwedeng basain yan. Especially itong nasa loob. Kaya, nung nabasa siya, pinatuyo ko siya sa arawan. Baho na niya pag, ano, pag binubuksan. Kaya buti nakakita kami ng filter doon sa Xiaomi. And it only cost around 1,300. You're not supposed to change your filter every time. It will last you 6 to 9 months. Depende on usage. Kaya magandang ano din siya, guys. Magandang investment din to sa bahay, lalo na ngayon, diba? So yung Xiaomi, meron silang iba't ibang klase ng filter. I learned kanina na bukod dito sa HEPA filter, meron silang microbial filter at saka yung chemical filter. Nakalimutan ko lang yung right term dun sa chemical filter pero parang high something, parang ganun. So, may kanya-kanya siyang function. Ah, naisaksak ko na siya. Ang lakas ng hangin niya, guys. So, ganda niya. So, pag naka-green yan, maganda yung hangin. Nag-orange siya, totoo, nagre-red pag may nasasagap na ano, na pangit. Hindi mo pa iliwanag. Tapos nag-ano ko, nag-warm ako ng candle para mabango habang nagbe-beddings ako yan. Napalitan ko na yung beddings. Tuyo na siya. Ang bango na ng mga ano natin, ng mga unan. Kaya na, nakatapos na ako. Ang bango-bango dito sa kwarto, grabe. Wow, yes. Ayan. Siyempre, as usual, alam nyo na yan, beddings ko from Casa Bella. Ang ganda, oh, di ba? Wow.
Parang pang hotel. Malamig, mabango, malambot. Hotel feels. Ayan guys, Casa Bella. Kung gusto niyo ng magandang klase ng beddings. Ang bango-bango dito, grabe. Dahil doon sa candle. Yan. New scent yan na i-release. Kaya abangan nyo guys. Ang bango nung grabe. Ah, alam mo, hanggang baba amoy siya. Ang bango, no? Grabe. Sarap. Ayan guys, so matutulog na kami. At bago ako matulog, babasa muna ako ng libro. Actually, alam nyo guys, nag-iisip ako kung bibili ako ng Amazon Kindle. Oh, let us know kung sino yung mga, malay mo meron tayo mga baka meron subscriber na gumagamit ng Amazon Kindle. Amazon Kindle na, ano, na 2021 yung bago, yung latest. So, let me know guys kung may nagbebenta sa inyo na medyo abot kaya. Kasi yung malakikita ko online is, ano, medyo kamahalan siya. So, anyway, yun lang. Kasi ayoko na mag-bulk book yung mga bibili tapos matatampak lang, sayang. So, at least sa Kindle. Oh, hindi naman natin maaalagaan yung mga libro. Wala tayong library o storage. Sa Kindle, nakatampak dun yung mga books, diba?